Hello, kababayan, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kamusta po kayo? Good morning, good morning, good morning. Sa ngayon, nandito pa po ako sa bed. May order na naman ako. Naiba-iba ng konti. Munggo at pritong isda. Yun, so, yun ang gagawin ko ngayon. Hindi na po ako lalabas kasi may mga gamit ako dito sa bahay. So, yun. dito pa ako sa bed. Diyos ko. Huwag talaga ang tao pag bagong gising. Ang fangit. Mamaya, pagka nandun na ako sa baba. Kahapon kasi hindi na ako hindi niyo na nakita yung nag-breakfast ako. Kasi pagbaba ko, automatic yun eh. Kumikilos na ako. Hindi ako nagpapabunging-bunging. Kahit nga yung pagkain ko ng breakfast, putol-putol, hindi siya yung dire-diretso. Kasi pag naupo ako, isang subo ko, naalala ko, ay, tatayo na naman ako, tapos gagawin ko yun. Tapos hanggang sa upo naman ako ulit, tapos kakain. Ganun ako mag-breakfast. Lalo na pag may mga order ako, hindi ko na naasikaso, pero bad yun. Hindi maganda yun, lalo na sa akin. Kaya lang kasi, pagka habang may ginagawa ako, hindi na ako nag-uupo para kumain. Dadampot-dampot na lang ako nung kung ano yung makita ko. Para lang, hindi ako abuti ng pagkagutom. Yun. So, mayabihan ng konti, mag-ano na ako, magre-ready, tapos bababa na ako, tapos yan, hataw na naman ako, hataw na naman ng lola nyo. So, yun, i-ready ko na yung munggo, tapos yung mga sangkap niya, hiwa-hiwa na rin ang sibuyas kamatis. Tapos, lalabas ko na yung hipon. Ah, gagawa pala ako ng yung stuffed puset, calamari, squid, whatever. Lalagyan ko siya ng sibuyas kamatis, konting paminta, asin. Tapos, chachap ko yun. Ilalagay ko siya sa loob ng puset. Kasi yun, paborito naman yun ng anak ko. Lagi niyang hinahanap yun. Ma, sabi niya, when are you going to make this calamari, stuffed calamari daw. Sabi ko, okay, sige. Pag may time, may time. Kakalungkot lang, kakaloka. May time ako magluto para sa iba. Pero sa mga anak ko, wala. Katulad kahapon, wala naman akong nailuto. Ano ba yan? Buti na lang, hindi sila nagre-reklamo kasi malalaki na sila eh. Pwede na silang maghanap ng sarili nilang pagkain. Minsan, pag talagang wala, lalabas sila kakain. Yun. Hi, nandito na po ako sa kitchen. Galing doon sa taas. Nagbihis na rin ako. Kasi, iba yung pangtulog ko. Iba yung pang dito sa bahay, paggawa-gawa. Ang damit ko po sa isang araw apat. Pantulog. Ganito, pang araw-araw dito sa kusina. Tapos magbibihis pa ako paglalabas. Pagbalik ko, hindi ko nababalikan to. Magbibihis na ako na iba. Minsan binabalikan ko, depende lang kasi. Pag amoy food na ako, pinapalitan ko na. Kasi nga, hindi ko matake yung amoy ng food. Lalo na pag yung ginigisa na bawang. Yun. Ngayon, nag-almusala naman ako ng kamote. Yan. Yan talaga hinahanap ko, yung puti siya, tapos ubi siya sa loob. Tapos, nilalagyan ko siya ng water. Yan. Lang. Tapos, meron akong coffee, yung Barlico coffee. Inalis ko yung salamin ko kasi, though hindi ako masyadong, hindi clear yung nakikita ko. Kaya lang tinanggal ko kasi pangit pagka merong salamin. Hindi baling hindi makakita basta walang salamin. Nakakaloka. Yun. Nagbabad na rin po ako ng munggo kasi yun yung aking iluluto ngayon. Munggo with spinach and shrimps. Tapos pritong isda. Order din po yun. Pero hindi ako masyadong
medyo hindi masyadong magmamadali kasi ano pa naman po, need pa naman po yung isa 2, yung isa 3, yung isa 4. Diba po, nakakaloka, 2, 3, 4. Pwedeng tayaan sa loto. Joke. Kahapon, natapos ko yung kimchi, kahit gabi na, tinapos ko pa rin. Ngayon, isusubukan ko siyang ilagay sa bottle kasi meron mga nag-message sa akin kung okay na yung kimchi. Okay naman, wala lang siya sa bottle, kaya lang ilalagay ko. Kasi na, kumbaga nababad na siya kagabi, buong magdamag na sa fridge. Tapos, kailangan niyang ilagay sa bottle para ma-deliver ko na, maibenta na. Yun. Kasi medyo madami-dami din yung umu-order sa akin. So, yun. Yun lang mga ginagawa ko sa araw-araw. Hindi pa kasi ako talaga nakakapasyal ng todo-todong pasyal. Kasi, mahirap na rin po. Kasi dito, magluluwag sila. Maya-maya maghihigpit na naman sila. Ganon. Pero wala kami yung mga GCQ, MGCQ, mga ganon, mga ganyan. Walang ganon. Basta pag sinabi, pagka kasi pag nakita nila na medyo dumadami na naman sa isang area, ipagbabawal na naman nila yon, mag-ila-lockdown nila yung area. Kami, sa amin, automatic yun, hindi kami pupunta doon. Kahit hindi pa hindi sabihin sa amin, ganon. Kasi nga, nakakatakot, diba? Sabi ko nga, sa katulad ko na may problema na sa health, hindi ako basta-basang nakapasyal. Ang napupuntahan ko lang, which is safe naman, is yung mga supermarket na, kasi magaganda naman ang supermarket dito. Mahigpit sila. Tapos, yung mga shops, ganyan, kung may gusto akong bilhin, like sa Marks and Spencer, sa mga yung Leroy Merlin, yung mga DIY niyan, Home Center. Yan, yung mga malalaking shops kasi malalaki, maluluwag, hindi, walang ano, talagang may social distancing doon kasi inaalaw lang nila minsan. Pag, like for example, yung mga malalaking shops, sasabihin lang, bilalagay sila doon sa pinto na 8 persons allowed lang, parang ganun, 8, 10, ganyan. Tapos paglabas ng iba, pwede ka nang pumasok. Pero hindi naman pila. Yan. Ganito yung ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng butter. Parang yung mais, ganun ako eh. Lahat ng ano, like mais, ito, kung ano pa. Basta lalagyan ko, mahilig ako sa butter talaga. Kahit anong butter, lalo na yung masasarap na butter. Pop. Yeah. Konti-konti lang naman. Yan. Kain tayo. Kamote nga lang. Sorry. Makain pa rin ako. Kasi, ta-start ko lang. Tanghali na. Bago ako bumaba galing ng kwarto, marami akong cheche-boreche yung ginagawa. Sa katawan, syempre mag-shower. Tapos mag-shower, buong katawan, lotion. Kasi syempre, nadadry na. Sabi ko nga, matanda na. Tapos, sa mukha, may rehimento din. Ganon. Ganon talaga eh. Actually, nung nag-50 ako, hindi ako ano eh, wala akong pakialam. Hindi ako masyadong ano sa mukha ko, ganun. Kasi okay naman eh. Pero nung tumagal-tagal na, medyo parang may nahalata na akong hindi ko na gusto dun sa mukha ko. So, sabi ko siguro it's about time na bigyan ko naman ng ano, importansya yung skin ko sa dito, sa mukha ko. So, yun. Nagiging ano na ako ngayon. Like, sabi ko nga, doon ako sa pharmacy napunta. Kasi may mga beauty products doon. Tsaka magaganda sila. Or minsan, doon ako sa yung mga beauty shops. Ganyan. Bibili ako doon. Tapos, syempre, helpful naman yung mga tao doon. Syempre, gusto makabenta, no? Ina-assist naman nila ako. Tapos, medyo itatay sa skin, mga ganyan. Minsan, libre makeup. Yung mga ganun.
Ganun. So, nagagawa ko yun noon. Ngayon, medyo ano eh. Gusto ko nga ano eh. Magpunta sa isang ano, massage clinic. Kasi nagaano ko yung Cairo massage, yung ganoon, yung parang sa face, parang ganyan. Hindi ko lang siya nagagawa ngayon kasi nga nakakatakot din. Though bukas na sila, pero syempre ingat-ingat pa din. Hindi natin alam eh. Lalabas pala ako. Sabi ko, di ba, hindi ako lalabas. Ito. Naglista na naman ako. Kunyari, may listahan. Tuwing pupunta ako ng supermarket, may listahan. Pagpasok ko ng supermarket, hindi ko na alam. Wala akong hawak na listahan kasi minsan naiwan ko sa bahay, minsan nasa bulsa ko lang, minsan nasa bag ko lang. Nakalabas na ako ng supermarket, hindi ko minsan nabibili yung nakalista. Babalik na naman ako. So, yun. Ganun eh. Ganun ako. Ewan ko kayo. Ganun ba kayo? Yun. Marami akong bibilhin. Tapos, ano pa ba? Yung mga wala dito, yun lang. Yun, bibilhin. Kasi, ano na, medyo iilan na lang piraso yung kamatis sa fridge, yung onions, yung mga ganong bagay lang. Yogurt, kasi dito araw-araw kumakain ng yogurt. Ang yogurt dito, hindi katulad sa dyan, sa Pinas. Ang yogurt dito is maganda talaga yung yogurt nila. Lalo na pag sinabi mong plain yogurt. Ay, sobra. Sobra. Nasagyan ko ng konting honey. Ganyan kami kumain dito. Araw-araw yan, sisiguraduhin namin na nakain kami ng yogurt. Kasi healthy yon, lalo na po sa tiyan natin. Maganda yon. Tapos, nagtitake ako ng... Dito ako sa supermarket. Ayan yung kanilang meat section. Cheese section. Bili ako ng cheese. Ayan. Grabe. Bili ako ng brie. Ayan. Dito tayo sa fish. Oh, dami fish. Dami fish. Basta. Ito yung isa sa paborito kong fish. 13 euro ang kilo. Diyos ko. Meron kaming galunggong. Haha. 10 euro ang kilo. Ayos sa mga condiments. Yan. Ano ba yung bibilhin ko dito? Ito. This. Itong hot paprika. Ano pa? Tapos na. Ay, ako pala. Nakakatuwa, nakakaloka. Punta na sa parking. Yan. Lakad-lakad, tapos ng mamalengke. Dito sa Papa Antonio. O
yan. Yan ang pinimili ko. Palis na. Pauwi na. No, hindi. Dadapak sa isang supermarket. Hanap naman ako ng kamoting kahoy kasi may order ako. I'm back. Andito na ako sa kusina. Hindi ko na rin po nakuna ng video yung mga pinaggagawa ko dito. Gumabi na naman kasi nag-deliver pa ako tapos may pinuntahan pa ako. Pero may papakita ko sa inyo yung pagpunta ko sa supermarket, dalawang supermarket. Kasi nga naghanap ako ng kasava. Kasava. Kasi may order ako. So, yun. May papakita ko sa inyo hanggang sa pagbili ko ng dog food. Yun. Tapos, bumalik na dito sa bahay. Nakakain na rin ako ng tanghalian. Pero hapunan, hindi na ako kakain. So, yun. Medyo pagod lang. Kaya ganito na yung tsura ko. Pagod. Tingnan niyo yung tsura ko. Pagod na pagod. Ayun. Niluto ko na yung munggo. Yun nga. Tapos nagprito ako ng ano. Mackerel. Nakabili kasi ako ng fresh. So, yun. Pag-uwi ko, niluto ko kagad. Nilinis ko, niluto ko. So, yun. Tapos naluto ko na rin yung munggo kanina. Kanina pa yun. Hindi ko na rin nakunan yung pagluluto. Kasi wala talagang panahon. Kailangan kong magmadali. Yun. Tapos nag-deliver ako. Mabalik-balik ko lang ng bahay. Lumabas din ako. Nagkawanggawa pa. Kasi, mayroon tumawag. Nagpapahatid lang dun sa bahay. Kasi nag-supermarket siya. Marami siyang bit-bit. Wala siyang car. So, pinick up ko. Tapos, dinala ko sa bahay. Yun. Yun lang, no? May nagtatanong kasi minsan kung ano daw ba, kung nagtataxi ako. Sabi ko, hindi ah, tumutulong ako kung magtataxi. Wala akong lisensya magtaxi. Tsaka hindi ako maniningil ng bayad. Basta't sinabi sa akin, pasundo, pahatid. Kung hindi ako busy, yes. Kung busy ako, hindi rin, hindi pwede. Pwede rin akong umayaw, yun lang. So guys, ito na yung tatapusin ko na dito. I hope you will enjoy watching my video. And sana manood pa kayo. At makapag-subscribe. Tsaka palagi tayong mag-iingat, lalo na tayo dyan sa Pilipinas o sa ibang bansa na makakilala ko. Palagi mag-iingat kasi hanggang ngayon hindi pa naman nawawala yung pandemya na COVID-19. So, ingat-ingat po tayo palagi. Sumunod po tayo palagi sa mga pinapasunod sa atin, like yung mask, yung face shields, whatever, gloves, if nire-require nila kasi ganun din dito. So, yun lang mga friends. Hanggang sa susunod, sana makagawa pa ako ng madaming video para napapanood nyo yung walang kakwente-kwenta kong video. So, paano yan guys? Mag-good night na ako sa inyo. Kasi, gabi na dito eh. Tingnan nyo. Madilim na. Ay, hindi pala kita. Madilim na. Napiprepare ako pa yung kasawa na order sa akin. Nandun siya. Tapos yung iba, ilalagay ko pa siya sa freezer para every time na may order sa akin, nakatakal na siya. Isa-isa na lang yung bunot ko dyan sa freezer. Yun. So, ganun na lang guys. So, bukas ulit. See you! Bye!